anti-collector na si Kyle, o mas kilala bilang the Latino Taker. Gaya nila Rick at Colin, habi ni Kyle ang pamimili, paghahanap at pang-olekta ng mga anti-valuable items. And the good thing about my collection is I collect a little bit of everything na nagde-define sa era na lumaki ako. Bibihira yung buyer, bibihira din yung collector na willing to sell. Die hard talaga na collector. Once they buy it, it ends there. Ayaw na lang ibenta. Ilan sa collection ni Kyle ay ang vintage TV na ito na unang lumabas noong 1970. Ang portable cassette player o mas kilala sa tawag na boombox na sumikat naman noong 1980s. Family computer at iba pang gaming console na sumikat naman noong 1990s. Yung ating pagkagusto sa mga important items, prestige items, hindi lang yan colonial mentality. Noong unang panahon, ganyan na rin yung kalakaran. Kasi nag-uwi yung mga bayani ng mga goods na ito, ng mga antique, ng mga prestige items. At pag naka-display ito sa bahay nila, status ito sa kanila. Na sila ay takila at sila ay may kakayahan. Pero, bilang picker naman, nagpabahay-bahay si Kyle para makahanap ng mga antique na pwede pang pakinabangan at ibenta. As a picker, yun nga, yung trabaho ko is to pick kung ano yung collectible. There's a very thin line between antique collectible and junk garbage. Kaya naman ang sumikat ang PAWNSTARS, isa si Kyle na naging avid fan ng reality show. Dahil nakaka-relate daw siya sa bawat episode nito. Certified fan kasi memorize ko talaga lahat ng episodes. Talagang idol na idol yung dalawang. At dahil siya nga raw ay isang masugid na fan, hindi na rin nakapagtataka na siya ay isa sa dalawang maswerte na kasama sa fans day. And this is meant to be. Sabi ko, I've never won anything in my life. Sabi ko sa tao ko, kahit makul lang sa school o kahit saan, hindi ako nanalo. Kahit sa lotto, bingo, hindi ako nanalo kahit saan. Pero eto, mananalo ako. Ina sa kanyang napadalunan ay ang collectible figures mula kina Rick, Corey, and the Old Man Richard. Complete DVD copies ng first 5 seasons ng show, autograph book ni Rick Harrison, caps, shirts, at pati na rin ang business card ni Rick mismo. Hanep, panalo talaga! It's gonna be a big addition to my collection. Sa pagbabalik ng Bestmen, mag-aalak PAWNSTARS din tayo. Kasi natin ang mga natatago yaman sa ilang mga tahanan dito sa Metro Manila. Puna. Hindi na namin alam kasi yan eh. Kasi dinot na namin niya ang dito. Alam namin na mahalaga siya, alam namin na antigo siya, pero hindi namin alam kung magkano yung presyo niya. At dahil hindi basta-basta ang ganitong kaalaman, isinama namin ang ilang mga eksperto. Mahalaga kasi dun sa paghahanap ng authenticity, at alam natin yung provenance ng isang item. Yung provenance, eh, malalaman natin kung isang buto pinili ng isang pamilya. Guys, dito na tayo kasama natin ating house trainers sa ating unang bahay, ang bahay ni Nanay Alam. Unang napansin ng ating mga eksperto ang antique chair na ito na karaniwang ginagamit daw ng mga Pilipino noong 19th century. Ito ang pero looking at it, I'm not sure na na-restore na siya. So, ito mukhang pwede na ibenta eh. Pag na-restore ba yung value niya na ibabago o mas maganda ang value na hindi mo gagawin? Mas maganda pag hindi mo ginagawa yung furniture kasi the more you restore yung office, the more nawawala yung natawag natin authentic look niya. Isa pa sa mga antigong matatagpuan dito sa bahay ni Arihatang ay ang lamesang ito na nakaukit ang disenyo. Gawa raw ito ng mga precious dawaw. It was prevalent in the 50s, 60s, or the boom of Filipino landscape. And then, tawag natin mga postcard designs. Manipita natin sa mga postcards na pinagsama sa mga into one picture, one piece. This is hardwood. So, ang hirap nitong gawin for me.
as a faker, this will be a great pick. Siguro very expensive na itong value. Malamang ay ito na ang pinakamahal na antigo na kita namin. Ang presyo kasi nito, ayon kay Kyle, aabot hanggang 40,000 pesos. Sa hindi ng buying visa, tatakuan namin ang isang kakaibang antigong banga. Guys, kung itong banga, ito, banga. Siyempre, natingnan natin kung anong value ng mukhang lunga, eh, siguro sa iba, lagawin pang hita palayok na lang to. Pero hindi nyo alam, itong palayok ko, banga na to, malaki ang value. Isa natin. Sir Richard, what are we looking at here? I'm not sure if it's Palawan, Kyle, or Talatagan. Ano po siya, makita natin na pwedeng pre-colonial type na ano siya. Pre-colonial type? Kung paano si na Magellan dumating doon? Ito talaga nila, alam na nila kung saan lugar galing, kung saan probinsya galing. Doon ako natutuwa sa kanila. Listen, we're looking at an antique piece, unrestored, maybe around 9-5, maybe half of the 18,000 na house in 9-5, 10. 9,000 peso ba nga? And all I can say is, tagtag pa ng ating mga eksperto kung maipapacheck ang authenticity ng bangang ito, maaaring umakyat pa ang presyo nito hanggang 20,000 pesos. Sa loob ng bahay, aga pansinaman ang console table na ito. Ano ba ito yung konsola? Konsola? Ano siya, side table na normally